NBSB or No Boyfriend Since Birth ay tungkol sa isang babae na kahit pa nung high school ay may isang lalaki na kanyang pinaka-crush na inakala niya na kanyang tadhana, kanyang destiny na silang dalawa ang magkatuluyan. Ang NBSB ay tungkol sa persistence ng pagmamahal, yung pagpupursigido mo na ipaglaban yung inaakala mong nababagay sa'yo kahit na yung tao na minamahal mo ay parang walang pagtingin sa'yo. Love ko si Carlo. He's my first and only love. Sa pelikulang No Boyfriend Since Birth, I play the role of Karina. Gusto niya maging bridal gown designer or just a designer. No Boyfriend Since Birth siya, pero by choice yun. Kasi umaasa siya na makikita niya ulit yung kanyang high school crush na si Carlo. Bali ako dito si Carlo Mercado. I play the high school classmate ni Karina na unbeknownst to him, sobrang oblivious ni Carlo. Eh, in love pala sa kanya si Karina. Ako si Hannah dito, ang best friend ni Carla ever since high school. So, long time best friends kami. Ako dito si Paolo. Nerd siya nung mga high school days nila. Secret admirer ni Carla dito. Akala ko pa naman, hi, graduate ka na sa kabaliwan mo sa lalaking yan. Karina, it's you again. Si Glenn nga pala, my boyfriend. Oh, nga pala ang boyfriend ni Karina, oh. Sorry. Ah, okay lang, pare. Okay lang. Very happy ako. Super happy kasi hindi ko expect talaga na mabibigyan kami ulit ng opportunity na mag-work together. Yung feeling na parang hindi ka pumupunta ng trabaho. More than a blessing siya. Napaka-gandang regalo, I guess, from God and from Regal na makatrabaho ko siya ulit. It's always the best. It's the easiest work that I ever get to do. I always just have fun and I know I'm in great hands. Naku, alam mo anak, kapag ganyan ka na ganyan, talagang magiging matandang dalaga ka. After that day, I never saw him na. I think, no, at the end of this movie, number one, ang saya ng feeling mo dahil maalala mo kung how it is to be in love. Number two, matutuwa ka dahil alam mo pinagdaanan mo rin ang mga pinagdaanan ng mga characters na nakaroon ka ng crush sa isang tao na hindi ka pinapansin hanggang sa dumating sa punto na either sumuko ka or by some miracle of God, pinansin ka rin. Ikatlo, okay, yung the whole magic of being in love. Ang pelikulang ito ay tungkol sa paano mo ginagamit ang iyong isip kasabay ng iyong puso kapag ikaw ay umibig. Nangyayari sa totoong buhay na sometimes you don't get love at first sight, pero you never know, it's worth taking a second look. Kaya siguro this is that kind of story. People take a second look and develop the most long-lasting relationship that's full of unconditional love. I hope that wasn't your first kiss. It was. Hindi masamang umasa. Direct Joey Javier Reyes is the best. So far, he's my most favorite director kasi he's very considerate and sensible with the feelings of his actors. And I really love the fact na sobrang in sync ni Direk Jose Javier Reyes sa lahat ng crew niya. Sobrang impressed talaga ako sa kanya. It's my first time to work with him and I'm really looking forward to have more projects with him. Ang bilis ni Direk Joey at sobrang nakakatuwa dahil nagbigyan ako ng chance na makatrabaho si Direk Joey for the first time. With Direk Joey, it really doesn't feel like work. As in, para kayong naglalaro lang. Isa siya talaga sa mga pinakamasarap makatrabaho na direktor. Extra-extra-extrang swerte pa yung dumating sa akin na si Direk Joey yung nakatrabaho ko rin dito kasi it really didn't feel like work. I had so much fun and it's always a pleasure and a blessing to be around the happiest and the best people. Partners? Partners, really? Business partners. Ah. This is a Tom Carr movie. It's all about the kilig of these two intelligent, beautiful people showing a story about two people falling in love. Alam mo yun, masarap mag-imbita ng pamilya, ng mga kabarkada. Marami pang moral lessons. So, abangan nila yung revelation, yung mga twists. Timing ni Carla sa comedy, kasi magugulat sila. Si Carla ay marunong talaga pagdating sa comedy. Yun yung kailangan nilang abangan at syempre yung mga ibang casts. Kung gusto nilang kiligin uli, sana yung mga manunood ma-inject din nila yung kanya-kanya nilang nostalgia filter na habang pinapanood nila yung pelikula ay makita rin nila yung sarili nila dito. Mas maraming kulitan, more hugot lines. I'm sure madaming makaka-relate kay Karina bilang No Boyfriend Since Birth. Eh siguro expect nila, lalabas sila ng sinihan na magaan yung loob nila, masaya sila, na nakapag-enjoy sila. Relax lang, happy-happy lang, enjoy lang. Bakit minsan hindi niya ako tiningnan ng ganyan? Give it time. Time? Tagal-tagal ko na naghihintay, no? Magka
nakakamayuman ang uterus ko sa kakahintay. Sa lahat ng mga manonood, iniimbita ko kayong panoorin ang pelikulang NBSB, No Boyfriend Since Birth. Sa November 11 na po ang No Boyfriend Since Birth. This is directed by Direk Joey Reyes and produced by Regal Films.